Muli po, magandang hapon sa inyo mga minamahal kong mga kapatid at maligayang pagdating po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. At mga minamahal, tayo po ay nasa Martes Santo na sa pagdiriwang natin ng mga mahal na araw, mga minamahal kong mga kapatid. Sa pagkakataong ito, sa ating mga pagbasa, lalo tigit sa mabuting balita na ating napakinggan, ipinapaalala sa atin sa mga karakter na Judas Iscariote at ni Simon Pedro, yung mga kumbagay kinakailangan natin bilang mga mananampalataya na iwasan na gawin, no? Ngayong panahon ng mga mahal na araw, mga minamahal kong mga kapatid, no? Yung iiwasan natin na magawa sa ating Panginoong Jesucristo habang tayo ay nakikisa sa kanyang paghihirap, pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay niya. At una na rito, mga minamahal kong mga kapatid, na pinapaalala sa atin na mapagbasa sa karakter ni Judas at ni San Pedro, mga minamahal, ay yung huwag po nating kumbaga ay sumunod lagi kay Kristo at huwag siyang ipagkakanulo. No? Yun ang una nating tatandaan, mga minamahal kong mga kapatid. Sa pagtahak natin ngayong mahamal na araw, lagi tayong susunod kay Kristo at huwag ho natin siyang huhudasin. No? Mga minamahal kong mga kapatid, kagaya ng ginawa ni Judas. No? At ipinapaalala din sa atin sa karakter ni Judas at ni San Pedro na kahit gaano kakalapit kay Kristo, no? Kahit pa atay kayo may devotion sa sabihin natin ay misa, araw-araw kang nagdarasal, mga minamahal kong mga kapatid, kung hindi mo susundan si Kristo, mga minamahal, no? Darating at darating yung pagkakataon na ipagkakalulo mo siya. No? Si Judas nga eh, kabilang sa 12, siya ang nagkanulo kay Jesus, mga minamahal kong mga kapatid. Sa pagkakataong ito, no? Kumbaga ay Jesus is trying to win back the soul of Judas Iscariot. No, mga minamahal kong mga kapatid, noong ibinigay niya yung mangkok na puno ng alak, ano, mga minamahal kong mga kapatid, is trying to win back Judas. Kaso nga, pumasok na sa kanya sa Satanas. No? At ganyan din, San Pedro, mga minamahal kong mga kapatid, tingnan nyo, pinakamalapit. No? Na apostol kay Jesus. Pinagkanulo niya si Jesus. Hindi kagaya nung kay Judas, bagkos itinatwa niya 3 beses ang ating Panginoong Jesucristo. Tayo din, mga minamahal kong mga kapatid, sa mumunti nating pamamaraan o sa mumunti nating mga ginagawa ngayong panahon ng mahamal na araw, wag sana nating ipagkanulo si Jesus, bagkos samahan pa siya sa kanyang pagpapakasakit, paghihirap, pagkamatay, at muling pagkabuhay. Ang minamahal. No? Minsan na siyang pinag-iwanan ng kanyang mga alagad. Sana, ngayon, sa pagkakataong ito, may kasama na siya papuntang Kalbaryo. May kasama na siya, no? Sa pagpapasan ng krus. Pangalawang bagay, mga minamahal kong mga kapatid, na ipinapaalala sa atin ng Diyos sa mga gagawin natin ngayong mahal na araw, ano, sa pagtahak natin, sa pakikisa sa ating Panginoon Jesucristo sa kanyang pagpakasakit, no, ipinapaalala niya na sa tuwing tayo ay may gagawing sakripisyo, no, huwag tayong makakalimot na humingi kay Kristo ng biyaya. O huwag tayong makakalimot na humingi ng biyaya kay Kristo. No? Mga minamahal kong mga kapatid. At yun yung pagkakamali ni Pedro. No? Kung bakit niya rin na ipagkalulo ang ating Panginoon. Ano? Kagaya na sinabi, susundan ko po kayo, saan man kayo magpunta. Iaalay ko ang buhay ko para sa inyo, Panginoon. No? Kayabangan ni Pedro ay, no? Mga minamahal kong mga kapatid. Kaya sabi niya, oh, ibibigay mo ang buhay mo para sa akin? Sinasabi ko sa iyo, Pedro, bago tumilaw kang manok, makatatlo mo kong itatatwa. No?
Tayo din, mga minamahal ko mga kapatid, minsan sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano, napapayabang tayo sa ating mga ginagawa. To the point na hindi natin ina-acknowledge na kinakailangan natin ang grasya ng Diyos para isagawa at maging matagumpay. No? Yung gagawin nating mga sakripisyo, panata o tradisyon na ginagawa natin ngayong mamahal na araw. Sana wag din tayo makalimot, no? Na lahat ng ating gagawin sa buhay natin bilang mga mananampalataya ay kinakailangan ng biyaya ng Diyos. At siyempre, mga minamahal kong mga kapatid, sa ating buhay din pananampalataya, oo, bilang tao, tayo nagkakamali. Pero alalahanin natin, sa bawat pagkakamali na magagawa natin, pag sumikapan ho nating bumawi. Si Pedro, oo, nagkasala siya. Pero kung itutuloy natin yung kwento, mga minamahal kong mga kapatid, pinagsumikapan niya na bumawi sa kasalanang ginawa niya sa ating Panginoon. No? Tayo din nawa. Bilang tao, nagkakamali tayo. Pero pag sumikapan din nating bumawi sa mga pagkakamaling nagawa natin sa harapan ng Diyos. Pagpalain nawa tayo ng pumay kapal ngayon at kailanman.